Yo guys, kumusta? Ako nga pala si Orangee and welcome back to my channel. So on today's video guys, i-share ko sa inyo guys kung paano kayo hindi ma-frustrate, no, sa pag-refine ng equipment or equipment, okay, weapon, armor, ganito, ganyan, accessories, no. I-share ko sa inyo yung ginagawa ko, no, kasi ako, personally guys, hindi ko pa nararanasan yan. Yung mga nakikita kong frustration or mga natitilt dyan, mga plus 6 na yung weapon nila, ganito ganyan, tapos biglang babalik ng plus 3. So syempre nakakatilt yun, and yun, i-share ko sa inyo guys yung discarding ginagawa ko. Okay, lalong-lalo na kung free-to-play player ka, kailangan mong makinig dito. Okay, lalong-lalo na kung free-to-play player ka o low spender ka, kailangan mo makunig dito sa video na to and tapusin itong video na to, no? And, yun! Huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin itong video na to, no? Okay, so, how to not get frustrated on refining equipment. Okay, so, yun naman ang title natin. So, ano nga ba? Ano nga ba ang ginagawa ko para hindi ako ma-frustrate? Para hindi ko maramdaman yun, nararamdaman ng iba na frustration? Kasi, alam ko yung pakiramdam niyan guys, okay? Alam ko yung pakiramdam niyan, sobrang hirap mag-ipon ng Enrich or Redicon. Ganito ganyan, sobrang hirap niyan. Linggo siguro yung iiponin or buwan, tapos biglang babalik ng plus 3 yung weapon nyo or plus 4 or walang pinagbago, okay? So, nakakatilt yun, okay? And worst, no, is tatambarin ko yung maglaro and mag-quit kayo. Okay, mag-quit kayo sa rocks, okay? So, huwag kayo mag-aala guys, kasi meron akong discarding ituturo sa inyo guys, okay? So, ang discarding ginagawa ko guys para hindi maramdaman yun is simple lang. Unang-una, hindi ako nagre-refine, okay? Kung makikita nyo, plus 4 pa rin lahat yan. Naka-stay plus 4 lahat yan, okay? Naka-plus 4 lahat yan. Okay, yung unang-una. Pangalawa is, binibenta ko guys yung mga na-mamine ko, okay? Elunium, Bradium, Oridicon, lahat yan. And kita nyo naman, naka 1M crystals ako dyan. Pero syempre, kasama yung sa shadow equipment. Okay, pero bukas natin tatalakayin yan sa shadow equipment kung bakit ako nagbebenta rin ng ganyan. Okay, pero dito muna tayo sa mga equipment, no? So, tatanungin nyo, eh bakit mo naman binibenta? Sayang naman, kasi ganito, ganyan. Baka sana naka plus 5 weapon ka na, ganito ganyan, naka plus 6 weapon ka na, ganito ganyan. Okay. Sa kung siguro naman kung matagal lang kayo naglalaro nitong Ragnarok X is alam niyo na luck base yung pagre-refine dito, guys. Okay? And may papakita ako sa inyo. So ito guys, no, as you can see guys, sa plus 4, sa plus 5 may downgrade na, okay? May downgrade na 25%. Tapos, success is 25%. Tapos, fail is 40%. Okay? So, sabihin na natin, sige, maraming naka plus 5 sa inyo, ganito, ganyan. Ang tanong doon, kasing swerte nyo rin ba sila? Okay? Sa tingin ko, sa mga players ng Ragnarok X, no, sa 100 na player ng Ragnarok X is siguro isa doon yung maswerte sa refinement. Okay? And malamang sa alamang hindi na tayo kasama doon. Kumbaga i-claim na natin na hindi tayo kasama doon. Okay? I-claim na natin na hindi tayo kasama doon. Okay? So kung ganoon yung mindset natin, guys, okay, hindi tayo matetemp mag plus 5. Okay? Hindi tayo matetemp mag plus 5. And as you can see, guys, dito sa basta pang-simulate siya ng refine, and as you can see, plus 3, plus 4, pabalik-balik, nakaka 1 million crystals na ako dito. Okay, nakaka 1 million crystals na ako dito, pabalik-balik. So, syempre, kung free-to-play ka, or low spender ka, guys, no, balik lang tayo ulit sa game. So, kung free-to-play ka, or low spender ka, guys, kailangan natin maging wise sa pag-i-spend ng crystals dito sa Ragnarok X, no? Kasi alam naman natin na ang crystals ang pinaka main priority or pinaka main currency dito para makapagpalakas kayo. Okay? So, kaya ako binibenta yon guys. Kasi hindi ako umaasa sa luck na yon, sa 25% na magpa-plus 5 tong weapon ko. Okay? Hindi ako umaasa dun.
Hindi ako maasa doon. So, binibenta ko yung mga, ano, yung mga already con ko. Okay? Ngayon, sasabihin nyo, eh, wala naman si Ben, binenta mo lang naman. So, anong purpose? Anong purpose ng, ano mo, ng kinita natin na, ano, na crystals, no? Magandang tanong yan, okay? Kasi, yung di ba, nagbenta tayo ng mga already con, ganito, ganyan. So, ngayon, is focus ako, guys, sa enchantment. Okay? Focus ako sa enchantment. So, yung 1M na yan is pwede akong bumili ng pang-enchant. Okay? Now, sasabihin nyo, eh, ang enchantment is luck-based din naman yan. Okay? Luck-based din naman yan. Ganito, ganyan. Pero, ang enchantment, guys, is mas mura and mas medyo mataas yung success rate mo dyan. Okay? Sa pag-e-enchant. Okay? So, yan. Diba? Mas mura siya. Okay? 3K lang. And mas mataas yung success rate mo dyan, ganito, ganyan. And, yun nga, pwede kayong bili nyo yung lahat, pero hindi ko marirecommend yun na bibili kayo ng gawana. Ang marirecommend ko, guys, is kung anong kulang nyo, okay, mining related, halimbawa, mospelium, yan ang bilin nyo, tapos mag-gather kayo. O kaya, yung flower mismo. Hindi ko marirecommend na bilin nyo yung gawana kasi mas mahal yan, syempre, okay? And isa pa ang maganda sa pagbili ng yung components is mapapa-level up nyo rin yung inyong smelting level. Yung smelting, smelting level nyo, mapapa-level up nyo siya. So mas makaka-craft kayo ng mas higher tier na ano na mga pang enchant ganito ganyan, okay? So doon mapupunta yung kumbaga yung benta mo resources na hindi ko pa naman gagamitin kasi hindi pa naman ako mag pa plus 5, no? And isa pa pala, guys, magkakaroon tayo ng ano, ng protection stone, no? Yung protection stone na yun is parang ikakabit mo yun para hindi mag-downgrade yung equipment mo. Although, syempre matagal pa naman yun, okay? Matagal pa naman yun, pero yun, keep that in mind na magkakaroon tayo nun. So, isa rin yun sa dahilan kung bakit ako yung tinagpa plus 5, guys, no? So, yun yung mga reason ko kung bakit ko binibenta yun. Ngayon, sasabihin nyo, bakit hindi na lang enrich already ko yung binibenta ko, ganito, ganyan? Kasi mas mahal yun, syempre, no? Okay. So, una-una, guys, kung enrich already ko yung ibibenta ko, kung enrich already ko yung ibibenta ko, is mag-fish pa ako, okay? Mag-fish pa ako, importante nga ang stamina. Okay, importante nga stamina. So, ang ginagawa ko lang, guys, is nagmamine ako. Tapos, syempre, kailangan ko ng mospelium, pang-enchant nga, kasi focus ako sa enchant, ganito, ganyan. Tapos, at the same time, nakakuha na rin ako pang-upgrade ko dun. Okay, ng weapon. Pang-enchant and pang-upgrade. Okay? So, kung mag-enrich already ko na ako, mag-fish pa ako, mag-gastos pa sa stamina. Okay? Tapos, nabibili rin naman yung mga Oridigon kasi marami bumibili niyan kasi yung mga bumabalik yung mga weapon nila ng plus 3 is binibili yan. Kasi syempre, tilt na sila eh. Giyang na ganyan sila. Plus 3 sila. Gusto nilang pabalikan yung weapon nila or what sa plus 4. Diba? So, bibili yan ngayon sa exchange center. So, mabili yan. Okay? So, ang tip ko sa inyo, guys, magbenta na kayo yan hanggat hindi pa lumalabas yung protection stone. Kasi sigurado, pag lumabas yung protection stone, hindi na mabibili yan yung mga Oridigon na yan. Okay? So, isa pang tip ko yun sa inyo. And, ngayon, sasabihin nyo, mas malaking power spike naman yung ibibigay ng refine. Oo, tama. Mas malaking power spike ang ibibigay ng refine, pero sigurado bang magpa plus 5 yung equipment mo? Sigurado bang magpa plus 6 yung equipment mo? Okay, dun tayo sa worst case scenario, guys, no? And yun nga, tulad na sabi ko sa inyo, guys, kung free to play player ka, hindi tayo pwede maging high risk, high reward dito sa Ragnarok X. Or pwede rin naman, bahala kayo. Okay, bahala kayo, guys, sa discarding nyo. Pero kung high risk, high reward kayo, okay, kung maswerte kayo, swerte kayo. Kung katulad ko kayo na hindi umaasa sa swerte, ito talaga ang pinaka the best way para maging efficient, guys. Okay? Kasi isipin nyo, guys, yung natutulog na mga already ko na yun, binenta ko. Tapos
magagamit natin siya sa ibang way pang palakas ng ating character. Okay? Sa enchant, pang upgrade, ganito, ganyan. So, yeah! Yun lang yung main point ko, guys. So, yun lang yung main point nitong video na to is, kumbaga, parang itatransfer mo yung resources mo sa ibang way para mag-progress yung character nyo or yung power ng character nyo. Okay? Kasi, yun nga, hindi lahat tayo bibiyayaan dito ng plus 5, plus 6. Okay? And, ayokong, and syempre, ang kumbaga, mga nakikita nyo naka-plus 6 sa mga Facebook page, ganito, ganyan. Ang tanong ko sa inyo is, meron din ba kayong kaparehas na naswerte sa kanila? Okay? Yung pangalawa is, meron din ba kayong kaparehas sa kanila na panggastos dito? Kasi yung iba dyan, yung mga matataas na refine na nakikita nyo is gumagastos na totoong pera dito, guys, sa game. No? Yung itatanong nyo sa sarili nyo, guys. Kung wala, highly recommended tong technique na to is, yun nga, benta-benta ganyan hanggang sa malay natin lumabas yung protection stone ganito ganyan edi dun tayo magpa plus 5 pero yun nga bahala kayo discarding yun yan sa akin lang guys shinare ko lang yung technique na ginagawa ko or discarding ginagawa ko sa mga free to play player or sa mga low spender okay so yeah ay guys dito na magtatapos ang ating video sana may natutunan kayo and kung nakabot kayo sa part ng video ito hindi pa kayo nakakalain subscribe sa YouTube channel. Please do like and subscribe sa aking YouTube channel for more videos sa ganito. Tips and tricks, guides, yon and yon. So, yeah. Maraming salamat sa panonood and yun. Ciao sa inyo lahat. Solid ko ya guys. Maraming salamat sa suporta and tiwala sa inyo lahat. No? So, yeah. See you guys in my next video guys, okay? Peace!